Hello, good morning guys. So, nandito tayo ngayon sa plantation namin ng kamatis. So, ipapakita ko sa inyo guys kung paano ginawa itong mga trellis. At anong gagawin para tataba yung mga kamatis ninyo. So, makikita nyo naman guys na matataba yung mga kamatis natin dito sa probinsya namin. Ito yung farm ng tatay ko guys. Dapat gawa natin ng trellis guys para hindi matumba, so hindi pa ito na lagyan ng tali para talian itong kamatis na matumba. So, kailangan ng maglagay ng screw dito at connect dito sa kamatis. Gaya nito, pag bubungan na ito, lalapas sa lupa. Wire, gamit natin kahoy, tapos plastic mulch, naka plastic mulch tayo. Ayan, so may mga medyo bulaklak na namulaklak na yung kamatis natin, may bunga na. So ayan guys, nandito tayo guys sa banyo ng pagdilig natin ng tubig. Ginawa natin ang banyo talaga para tuwing tag-init may tubig tayo na madali na pangdilig. So, dito tayo kukuha ng tubig tapos dilig natin sa kamatis natin sa mga tanim. So, ayan guys, dapat matibay yung ano nyo, yung release niyo para hindi madaling matumba ng hangin. Tingnan niyo guys yung natos ng kamatis. Kung sa mga mahilig sa magtanim diyan, kung comment down below lang kayo para alam din namin yung mga idea na ginawa niyo. Baka may idea kayo na hindi pa namin alam. May idea kami na hindi pa nyo alam. Yan guys, oh. Mga nasa 2000 yata na punuan to ng kamatis guys. Yan. So mapapansin niyo guys na yung dahon ano, malinis talaga, walang sakit. Ayan oh. So dapat magtanim tayo, dapat alamin natin yung mga basic na sakit. Kung ano yung i-apply, ano yung i-spray sa mga tanim natin para hindi madaling magkasakit yung mga tanim natin. So kung may mga kung kayo nagtatanim diyan sa inyo, so comment lang kayo guys kung ano yung mga na-experience niyo na mga sakit sa kamatis ninyo para magawa natin ng paraan. So about naman sa pulyar, sa mga pang-abono niyo, so gaya nitong medyo namulaklak na, bigyan niyo ng pang bunga gaya ng complete para yung bulaklak niya madaling tumubo. Yan guys, so pala guys, balik tayo dito sa banyo ng tubig natin kung paano ito ginawa. Baka may magtanong na paano ginawa. So kailangan na natin ng kawayan, tsaka yari to sa kawayan, tapos kung meron kayo mga straw, mga tie wire, kung ano yung gagawin nyo.
So tingnan lang nyo guys, makikita nyo naman kung paano ginawa. Kailangan nila ng trapal. So medyo na nga, ano to, hindi na matibay. Tingnan nyo guys, oh. So sige lang, basta may tubig talaga na pwede idilig sa ating mga tanim. Kasi importante yung tubig sa ating mga tanim guys, para hindi sila gaya rin ng tao, ma-dehydrate. Kailangan talaga kapag nagtatanim tayo, ng kailangan talaga ng tubig para sila ay mag-survive sa init. Ganyan lang yung pag ginawa guys sa ating stakana ng tubig. Ayan. Yari lang sa kawayan. Tingnan nyo guys. So sa mga nagtatanim dyan, baka gusto nyong sumubok sa ganitong paraan para hindi na kayo mahirapan sa pagdilig ng inyong mga tanim. So mapapansin nyo guys, sa kabila ano yan, hybrid na mais sweet corn ang tinatanim namin dyan sa kabila. Saka dito naman meron tayong bagong breed na sili para sa kabila na slot na lupa. Tingnan nyo guys. So na ready na for transfer sa field ang sili natin. So marami tayong crop dito. Merong ampalayas nasa kabila lang. So gagawan ko din yung video yung ampalaya natin. Ayan guys. So, tungkol naman sa dito sa lupa natin guys. Kung tatanong nyo, tatanong kayo, puno ba ang kamatis kayo? Marami ba to yung lupa o mataba ba yung lupa? Ang kamatis guys ay tutunog talaga yan kahit anong klase ng lupa. Kaya nito, mataba yung lupa. Lalong tutunog siya dito. Tapos kahit mabato yung lupa ninyo, okay pa rin siya kahit anong klase ng lupa. Tingnan nyo guys, medyo mataba talaga yung lupa natin dito, kaya mataba rin ito yung kamatis natin, at saka sakto sa fertilizer itong mga kamatis natin. So, kailangan talaga natin, bata pa sila, so abundahan natin ng abono, yung fertilizer, para pag gaya nito namumulaklak sila. So ayan guys. So sa punta naman tayo doon sa pest control guys. So para iwas tayo sa mga ano guys, bees gaya ng lampinig. So lagyan natin ng super net para yung bulaklak ng ating kamatis hindi niya lalapitan. Dito lang sila lalapit. Tingnan nyo, tumidikit sila sa super net natin. Ito yung trap natin guys, pest control tawag dito, para hindi sila pupunta sa kamatis natin. Hindi dito sila pupunta at hindi na sila makakalipad pag tumapos sila dito. Ayan yung pest control natin. Maglagay lang tayo ng kahit sa mga, kung malaki yung kamatis, yung lugar nyo na tinaniman nyo ng kamatis. So lagyan nyo ng marami. So dito sa amin, lagyan namin ng mga 10 kasi maliit na yung kamatisan namin. So, ayan guys. So mapapansin nyo guys na dito sa kabila medyo maliliit pa kasi huli itong tinanim, hindi sabay doon una yung tinanim doon.
Kasi ganyan yung technique namin pag magtanim, hindi namin sabay na tatanim para may nagsunod pa na harvestin. Yan guys, yan yung sinishare ko sa inyo na farm namin dito sa probinsya. So, dapat gumamit tayo ng malalaki na tie wire para pag bagyo o malakas na hangin hindi mapuputol. Tsaka hindi pa to tapos yung release natin guys, kasi lagyan pa yan ng straw at i-connect do at itali doon sa kamatis natin, sa katawan ng kamatis natin, para hilahin pataas para hindi sila matumba. Tapos mapapansin nyo guys, baka sabihin nyo na bakit mataas yung ano natin, yung release natin. Kasi dito sa amin guys, ang kamatis talaga namin dito sa amin, tubo talaga to pag sakto sa abono, sakto sa fertilizer. Yung iba nga dito sa nasubukan namin dito, naglabel nga sa ano, sa shoulder ng tatay ko yung kamatis, yung haba. So grabe talaga pag abundahin nyo ng abono yung kamatis ninyo. So pasensya na pala sa Tagalog ko guys, kasi Bisaya talaga ako eh. Sinubukan lang ko talaga na mag-Tagalog para sa inyo. So sana naman na suportahan nyo yung YouTube channel ko, para marami pa akong magawang video para sa inyo tungkol dito sa farming namin. Kasi hindi tayo magagawa ng video sa hunting kasi ano, maulan, makulimlim, tapos malakas yung hangin, hindi tayo makatama. So ito lang yung ginagawa namin, i-share ko lang sa inyo, hunting, farming, fishing, ganito lang yung buhay probinsya. So yun guys, tingnan nyo guys. So sa ano pala, may sa hindi ko pa makalimutan, yung haba, kung kayo magtatanim, baka magtanong kayo na yung measurement between sa plot at yung daanan ng tao, between every plot ay nasa ano, half meter yung daanan ng tao punta dito, tapos yung plot half meter din. Pwede din yung gawin na 1 meter yung plot para malaki, malapad, depende sa plastic mulch na gagamitin nyo. Meron yatang plastic mulch na 1.2, ganun. So yan guys, yun lang guys. Maraming salamat sa inyo. Sana panoorin nyo to at may natutunan kayo na aral dito sa video na ito. So maraming salamat guys. Hanggang sa susunod na video. God bless.